At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Limos, dito sa ating dulang mga kwento ni Lola Sela. Ba sa bagbalat na si Tricia Carenzo. Kaya pinatambagan niyo ito. At plano sa nagkawan ng basaba. Pero nailigtas siya ni Erica. Pinagahapas niya ng batong nakabalot sa tela. At nagsuprong sila sa pulis. Walang kaalam-alam ang mga magulang ng binata sa nangyari. Dahil doon, kahit babae, kinuha ni Renzo bodyguard si Erica. Isang araw, masayang umalis ang mga tauhan ni Renzo dahil dinagdagan niya ang mga sweldo nila. Naiwan siyang mag-isa at biglang dumating si Trexia. Ah! Alis na po kami, sir. Alis na po kami. Maraming salamat po dahil tinatagal kami ng anong sino. Walang ano man yan. Alam ko kung gaano kahirap ang trabaho ninyo. Kaya dinagdagan ko. Eh, kaya lang, sa susunod, pagbutihin nyo pa, ha? Eh, pa, sir. Asahan pa din nyo. Lalo kayong babuti ang matraming trabaho. Mabuti naman kung ganun. O sige, umalis na kayo para makapamili na kayo ng mga kakailanganin ninyo inyong sa inyong mga pamilya. Halina. Sir, salamat sir. Salamat sir. Masayang-masayang matauhan ko. Ang sarap ng pakiramdam kapag nakakatulong ka sa kapwa. Ah, buti pa, pupunta na ako doon sa sasakyan. Nandoon na si Erica, hinihintay na ako. Renzo! Hindi ko na makakapalag ngayon. Mga kasama! Paligutan siya! Trixia! Nakalabas ka? Huwag kayong lalapit sa akin! Huwag! Shhh! Huwag kang sumigaw! Kundi babarilin kita! Trixia! Huwag! Parang awa mo na! Tantanan mo na ako! Talagang wala akong pagtingin sa'yo! Paawa ka sa akin! Bakit? Ikaw! Naawa ka ba sa akin? Hindi naman ah! Maraming beses akong nagmamakaawa sa'yo na ibigin mo rin ako. Pero anong ginawa mo? Kaya sa ayaw at sa gusto mo... Ang sa'yo! Erica, salamat at dumating ka. Kukunin yung baril niya at isusuprong na naman natin siya sa pulis. Sana mo naroon. Nandito ka sa presinto. Kulungan ito. Teka, bakit ako nandito na naman? Anong kasalanan ko? Ako na nga ang nagrabyado dahil may nanakita naman sa akin. Ako pa ang ikinulong ninyo. Huliin ninyo yung nanakit sa akin. At ilabas niyo ako rito. Kundi... pakakasuhan ko kayo sa abogado ko. Ilabas niyo ako rito. Sige na, ilabas niyo ako dito. Kahit magsisigaw ka pa dyan. Kung magsisigaw, hindi ka namin pwedeng ilabas. Dahil sasampaan ka na ng kaso ng inagrabyado mo. Ano? Wala akong inagrabyado. Ako pa nga inagrabyado nila eh. Ayun, tingnan niyo. May bukol ako sa ulo dahil pinukpok ako. At Erico. Demonya ka. Ha? Ikaw ang nagpakulong sa akin? Oo. At titiyakin kong mabubulok ka na sa kulungan dahil tutuloyin na kita. Bakit mo ako pinakulong muli, ha? Wala naman akong kasalanan sa'yo. Wala
Wala naman ako kasalanan sa'yo. Huwag mo naman akong pagbintangan. Mangaling, umanda ka. Dahil tutuloyan na kita. Diyan ka na nga. Mamang polis, bahal na kayo sa hayop na to. Renzo, sandali lang! Renzo! Mamang polis, ilabas mo ako rito! Kundi, isusama kita sa demanda! Tatanggal ka sa serbisyo! Ginagawa ko lamang ang aking trabaho, madam. Hindi ka natatakot na idamay ko sa demanda, ha? Kahit matanggal ka sa serbisyo, makukulong ka pa! Kahit sige na! Sabihin mo, ma'am. Hindi ako pwedeng sumunod sa sinasabi mo. Diyan ka na nga. Hoy! Ilabas niya ako rito! Hoy! Hindi demanda ko kayo! Hoy! Agustalba! Oh, Melania! Anong nangyayari sa'yo? Bakit para kang takot na takot? Gustalbo, may tumawag sa akin na kaibigan ko at may masamang balita! Ha? May masamang balita ka mo? Anong balita yan, Melania? Galing daw siya sa pulis kanina dahil may sinamahan siya nagpa-blatter at nakita raw niya doon ang ating anak. Ipinakulong daw niya si Trixia. Ano? Ipinakulong? Ni Renzo? Si Trixia? Bakit daw? Hindi ko alam. Ang mabuti pa, kausapin natin ang ating anak at tanungin natin kung totoo ang sinabi sa akin ng aking kaibigan. Kung totoo man yan, Melania, ano ang kasalanan ni Trixia? Ano? Ang mabuti pa siguro, halika. At pumunta tayo doon sa branch ng restaurant natin na pinababahalaan niya. At talugin natin kung ano talaga ang nangyari. Halika na, Gustalbo, dalian mo! Mama, Papa, bakit kayo nagpunta rito at sabay pa? Hindi nyo naman dating ginagawa ito. Renzo, nagpunta kami rito dahil tinawagan ako ng aking isang kaibigan na nakita ka raw sa police station at ipinakulong mo raw si Trixia. Totoo ba yun, iho? Opo, Mama. Oh, Renzo, iho. Bakit mo naman ipinakulong si Trixia? Hindi ka ba naawa? Babae pa naman siya. Kung ayaw mo sa kanya at hindi mo siya matututunang mahalin, bakit kailangan mo pa siyang ipakulong? Papa, Mama, sa katunayan po, pangalawang beses ko na siyang ipinadampot sa pulis. Nako, iho. Bakit naman? Kawawa naman siya. Babae yon. Kawawa talaga. Anong kawawang sinasabi ninyo? Hindi dapat kawawaan ng ganong klaseng tao. Napakaliit na kasalanan naman ang dahilan ng pagpapakulong mo sa kanya, iho. Kinukulit ka lang. Ah, pinakulong mo na kagad si Trixia. Sobra ka naman, iho. Anong sobrang sinasabi ninyo, Papa? Pinagtangkaan niya ang buhay ko. At kung wala si Erica, baka napikot na niya ako o kaya napapatay na niya ako. Teka, sinong Erica naman yung sinasabi mo, iho? Sino? Yung bodyguard ko. Kaya tutuluyan ko na siya, Mama, Papa. Dahil kung hindi ko gagawin yan, baka sa susunod, magtagumpay siya na mapapatay ako. Renzo! Thank you.
huwag niyong patayin ang anak ko. Huwag! Huwag! Inay! Inay! Anong nangyayari sa inyo? Bakit po? Diyos ko, anak! Inay! Bakit po ninyo ako niyakap ng napakahigpit? Anak, napakasamang panaginip. Akala ko totoo na, anak. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka, anak. Ha? Bakit po, inay? Ano bang napanaginipan ninyo? Anak, mag-ingat ka lagi. Dahil napanaginipan kong pinagbabaril ka ni Doña Milanya. Akala ko kung ano na ang nangyari sa inyo. Panaginip lang yan, inay. Hindi po magkakatotoo yan. O sige, matulog na uli kayo. Hindi. Kailangan dito ka lang matulog sa tabi ko, anak. Ayaw kong lumayo ka sa akin. Inay, naparami lang siguro ang kain ninyo. Kaya ganyan na naman, nanaginip kayo ng masama. Sandali lang po, at kukuha ko ng tubig. Uminom muna kayo para makatulog uli kayo. Kailangang makilala natin kung sino yung bodyguard ni Renzo. Kausapin natin at tanungin kung ano talaga ang nangyari. Oo. Pero sino kaya ang sinasabi niyang bodyguard niya? Hindi ko kilala. Kaya nga tanungin natin ang mga tauhan niya. Riga, ayun ang mga waiter at waitress. Magandang araw po sa inyo. Magandang araw po sa inyo, Senyor Gustavo, Senyorita Melania. Hi, kaya... Sino ba yung bodyguard ng aming anak? Kilala niyo ba siya? Opo. Si Erica po yun. Opo, si Erica po yun. Nasaan ba siya? Nandito ba ngayon? Opo, senyora. Opo, senyora. Yan po siya, oh. Erica! Nahanap ka nila, senyora Milanya at senyor Gustavo. Siya bang bodyguard ni Renzo? Yung babaeng namamalimos? Ano ka mo, Erica? Magre-resign ka na bodyguard ko. Pero bakit? Galing dito kanina ang papa at mama mo. Kinausap ako at sabi nila, ayaw daw nila akong maging bodyguard mo. Kaya magpapaalam na ako. Dahil baka kung ano pang maisipan nilang gawin sa akin. Hindi. Hindi ka pwedeng mag-resign. Ikaw ang gusto kong bodyguard ko. Dahil kahit babae ka, may pagkakatiwala ko sa iyo ang... kaligtasan ko. Ayaw ko ng iba. Pero sir, baka... Basta, hindi ka magre-resign. Kung ipipilit mo, magagalit ako sa'yo. Sir Renzo? At pwede ba? Huwag mo na akong tawagin, sir. Renzo na lang itawag mo sa'kin kung tayong dalawa lang ang nag-uusap. Naiintindihan mo? Ha? Pero... Anong pero-pero? Kung anong sinabi ko, sundin mo. O ano? Iiwanan mo na ako. Paano kung pag-alis mo? May masamang nangyari sa akin. Palagay mo kaya, hindi ka uusigin ng konsensya mo. Ha? Sir Renzo? Renzo pala. Sige, kung mag-resign ka, magagalit ako sa'yo. Tandaan mo yan, Erica. Paano ba ito? Anong gagawin ko? Ano? Aalis ako. May kakausapin akong tao. Kung ayaw mo nang akong samahan, bahala ka sa buhay mo. Iwanan na ako? Sir Renzo! Renzo! Hintayin mo ako! Sige! Sasamahan na kita!
Nandito ko na sa tabi ng telepono. Ano bang tatawagan mo? Yung abogado mo? Ah, sige, tawagan mo na. Paano ako tatawag? Nakaposas ako! Kalaganin niyo ako! Hindi na kailangan tanggalin ang posas. Kaya mo namang i-dial eh. Sige na, tumawag ka na. Dalian mo. Sige na nga. Hello, Daddy? Si Trixie to. Nandito ako ngayon sa police station. Ikinulong ako. Wala akong kasalanan. Kaya tulungan mo ako. Maghanap ko ng magaling na abogado. Ah, opo, Daddy. Sige. Nandito ako ngayon sa San Clemente. Opo, Dad. Sige na. Kumilis na kayo kaagad. Ayaw ko magtagal dito sa pitan. Gusto kong makalabas na ako sa araw na to. Sige na, Dad. Bye! Ang walang hiya na mamalimos. Pinagkatiwalaan pala ng ating anak. Oh, Gustavo. Bakit yun pa ang kinuhang bodyguard? Wala akong tiwala sa mga namamalimos na yon. Kaya kailangang makagawa tayo ng paraan para umalis na ang babaeng yon. Siga pala, Melania. Tumawag sa akin si Don Alvaro. Yung ama ni Trixie. Nagpapatulong siya para kausapin ng pulis at nang makalabas na si Trixie. Ah, sige, Gustavo. Tulungan natin siya. Pumunta tayo ngayon sa pulis. Oo. Oh. At kung makalabas na nga si Trixie, padidispatcha na natin sa kanya ang namamalimos na yun. Ah, sige. Dahil nakuha na ng loob ni Renzo ang babaeng yon, kailangan mabura na siya sa mundong ito. Saan ako nararoon? Bakit ang dilim-dilim dito? Ano kayang lugar to? Melania! Melania! May tumatawag sa akin. Sino ka? Nasaan ka? Bakit hindi kita makita? Nandito ako sa likod mo, Melania. Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Lumayo ka! Ang dumi-dumi mo! Isa kang namamalimos na! Lumayo ka sa akin! Sobra na ang kasamaan mo, Melania. Kaya bibigyan kita ng parusa. Parusa? Anong parusa ang sinasabi mo? Bakit mo ako paparusahan? Wala naman akong kasalanan! Wala! Wala! Sinungaling, masama ang ugali mo. Nilalait-lait mo ang mga namamalimos na katulad namin. Kaya mula ngayon, ikaw ay magiging namamalimos din. Ha! Anong nangyari? Bakit naging ganito ang itsura ka? Isa ka nang namamalimos ngayon na katulad namin. Hindi! Hindi totoo ito! Oh, hindi!
Ano kaya ang mangyayari sa panaginip ni Doña Melania? Magiliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Limos, dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnula, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.